Ganun ka ba talaga kagipit? Jerwin Kang, huwag mong gagawin to sa fiancé ko. Sa fiancé mo? Tumigil na kayong dalawa! Sandali lang. Alam kong kayang-kaya niyong magtapo ng ganito kalaking halaga. Pero maraming taong hindi yun kaya. Sandali lang. Sino ka ba? Teka, anong ginagawa mo? Huwag mo kong tuturuan. Lumayo ka. Sa madaling salita, layuan mo si Steven. Dahil kung hindi, pangit na mangyayari. Ikaw si Jerwin Kang, di ba? Huwag kang magsasalita ng hindi mo alam. Hindi na kita wawarningan ulit. Pero kapag hinawakan mo pa uli ako, yun na rin ang magiging katapusan mo. Galit ka ba? Tingin mo madali ako mauto? Hindi naman sa ganun. I don't know.
Papasok na tayo. Nandito na tayo? Bakit ka ba tulala? Ganun mo ba ka gusto si Steven? Kahit niya ayaw kanyang lingunin? Lilingon din siya sa akin. Huwag kang mag-alala. Steven, ano'y ginawa mo? Nag-shower lang. Alam mo ba kung anong ginawa mo sa wedding ng lolo mo? Bakit? Masama ba kung dalang ko ng regalo si lolo? Bilang kapalit nun, naghanda din siya ng regalo para sa'yo. Sino yan? Ito ang tunay mong fiancé. Apo ng K-Group chairman. Teka muna. Kung ganun, pina-arrange marriage niya ako? Makikilala mo siya bukas. Umayos ka, mahalagang first impression. Bakit mo ba to ginagawa? Akala mo ba palalagpasin ni chairman yung ginawa mo dun sa kasal niya? Bahala ka. Bahala kayo. Ay. Kung gusto mong maging tagapagmana ng Hanyul Group, kailangan mong sumunod. Ay, buisit. Bahala kayo. Limang beses na akong nagpakasal. Pero yung kahapon ang naiiba sa lahat. Hindi ko inaasahan yung nasaksihan ko. Sandali lang. Alam kong kayang-kaya niyong magtapo ng ganito kalaking halaga. Pero maraming taong hindi yun kaya. Sa tingin ko, hindi siya pangkaraniwang babae. Gusto kong magsagawa ka ng background check sa babaeng sinama ni Steven. Yes, sir. Good morning po sa inyo. Teka, wala ka pang naluluto hanggang ngayon? Anong mangyayari sa'yo kung ganyan ka kabagal? Sorry po, tinanghali kasi ako ng gising eh. Magluluto lang ako ng mabilis. Pambihirang buhay ito. Mamamatay kami sa gutom ng dahil sa'yo eh. Nakakairita. Bilis. Bakit ba? Kasi mahihilingin sana ako sa inyo. Nag-aaksaya ka lang ng laway. Teka lang. Pwede bang pakinggan niyo muna ako kahit na sandali lang? Ano? Kasi pwede bang pautangin niyo ako ng pera para sa first sem ko sa college? Magtatrabaho ako para mabayaran yun. Pautangin ka? Anong sinasabi mo? Teka, ang tinutukoy mo yung tuition ni Chona? Teka, ikaw ba pinagdasal mo na huwag makapasa si Chona para ikaw na lang ang mag-aral?
Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang yabang mo pa namang magsalita. Akala ko ang dami mong pera. Tapos ngayon, gusto mong gamitin yung pang-tuition ng anak ko? Sira ka ba? Ano ka sinuswerte? Huwag naman kayong maingay. Magpatulog naman kayo ng ibang tao. Pambihira. Hoy, umalis ka na. Alis na sabi. Sige po, aalis na ako. Siya ang binansagang National Jackpot Girl, ang pinakilalang fiancé ni Stephen Kang, ang nangunguna sa mga tagapagmana ng Hanyul Group. Pero sino nga kaya ang babae niyo na bigla na lang sinuwerte ng ganon? Ang pinakamainit na isyu ngayon, ang isa sa tagapagmana ng Hanyul Group na si Stephen Kang, isinama ang fiancé niya sa kasal ng kanyang lolo. Tungkol dyan, may handog tayo para sa viewers. Tama. Heto na. Bakit kasabi para yatang? Kamukha ni Charlotte ang babaeng yun. Ni Charlotte? Paano niya naman magiging kamukha yan, no? Parang may handog talaga. Pwede ba, ma? Sensitive ako ngayon, okay? Huwag mo nang dagdagan ang hirap ko. Yes, hello? Oh, honey. Oo naman, no? Okay lang kami rito. Si John at si Charlotte, magkasabay silang pumasok. Close na close silang dalawa. talaga? Uuwi ka na bukas? Ano ba namang klaseng gobyerno to? Ay, nakakapanginit naman ang ulo to. Ay, nako, di bali na nga. Sir? Bakit? Hindi ba araw ng sweldo ngayon? To ngayon? Pwede ko bang i-advance yung sweldo ko para sa isang buwan? Pangako, magsisipag po ako. Tigilan mo nga ako. Lalo lang ako naiirita eh. Kaya kasi niswelduhan para sa trabaho mo. Tama bang kahit wala pang trabaho, may sweldo na agad? Ay nako, kukutasan kita kung seryoso ka eh. Magtrabaho ka nga muna bago humingi ng sweldo. Ay nako, ay. Ano bang klaseng hiling yan, ha? Part-time worker siya sa convenience store. Nagtatrabaho rin siya sa cafe, restaurant, sinehan, tagapaglakad siya ng mga aso, at nagtatrabaho rin sa amusement park. Sa ngayon, meron siyang 10 part-time jobs. Breadwinner ba siya? Actually, hindi naman. Pero self-supporting siya. Namatay yung mama niya nung bata pa siya, at nag-asawa uli yung papa niya. Sa ngayon, kasama niyang namumuhay ang stepmother niya at ang stepsister niya na kaedad niya lang. Driver ng truck ang papa niya, pero madalas yung nadedestino sa probinsya. Kaya bibihira lang yung makauwi. Simple lang ang pamilya nila. At sapat lang ang pera nila para makapagpaaral ng isa sa mga anak. Kaya mukhang nagsisikap si Miss Charlotte na makaipon para sa tuition niya. Kaya pala mukhang mature siya sa edad niya. Sa tingin ko, mas okay siya para sa mga apo ko kaysa sa isang taong mangungunsinti lang sa mga gusto nila. Tama. Next year na lang ako magka-college. Siguradong kikitain ko uli ang 4 million sa loob ng 7 taon. Ay, hindi. Kahit mas malaki pa. At mas matatahimik na si Mama. Ay! Bakit ba hindi sumasagot si Papa sa mga message ko? Huh? Bakit ganun? Huh? Hindi yata akin to. Ay! Baka napalitan to sa hotel. May gusto makipag-usap sa'yo, Miss Charlotte yun. Ha? Good afternoon po. Oh.
Ano yung lasa damit mo? Po? Maganda ka palang magbaho, ah. Nakakatuwang mabati ako ng dalawang beses. Alam nyo, nakakatawa ang sense of humor nyo. Compliment yan, di ba? Sorry po sa nangyari nung gabing yon. Sa totoo lang, masyado ako nag-alala na baka nasira ko yung wedding nyo. Hindi mo yun kailangang isipin. Kung ganun, bakit nyo po ako pinatawag ngayon? Pasensya na. Pero tiningnan ko ng konti ang background mo. Ngayon lang ako nakakita ng kaedad mo na mahilig sa mga librong gusto ko rin. Ah, sabi ni Mama, kung pag-aaralan ko raw ang mga turo ni Sansu, malayo raw ang mararating ko sa buhay. Ganun ba? Pwede mo bang ibahagi yung ilan sa karunungan yon? Po? Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyong lahat. Ang Sky House, may architectural design yon na base sa kalikasan. Isa yun sa nangungunang 100 pieces of modern architecture sa buong mundo. Sobrang secured yun at hindi yun basta-basta mapapasok ng tagalabas. Wow naman! Sino bang nakatira dun? Doon nakatira ang mga apo ni Chairman Kang. Si Stephen Kang ang panganay na apo ni Chairman. Siya yung tipo ng taong mahilig magkalat ng pagmamahal sa bawat baba. Babaero siya! Pangalawang apo naman ni Chairman si Jerwin Kang. Hindi siya basta mapapasunod. Matapang siya at hindi mapapaaman. Masagulero siya! Ang pinakabatang apo naman ni Chairman, si Colton Kang. Isa siyang singer-songwriter at walang sino man makakatalo sa kanya pagdating sa... Wala siyang saysay! Magpipinsan ng tatlong yon. At nagsimula silang manirahan sa Sky House noong nakaraang taon. Silang dahilan. Kaya naisip kong ibigay sa iyo ang posisyong ito. Gusto ko sanang patinuin mo ang mga apo ko. Teka, anong ibig niyong sabihin doon? Gusto niyong bigyan ko sila ng lessons in good manners? Oo, parang ganun na nga. Ganun? Akala ko hindi sadyang binibigyan ng lessons in good manners ang mayayamang tao. Kasi may posibilidad na maging masyado silang mabait at idonate ang pera nila. Akala ko pinapalaki sila na pera lang ang nasa utak. Talaga? Kung ganon, kung sakaling susubukan mo, sa tingin mo magagawa mong baguhin ang mga pag-uugali nila? Sa totoo lang, may naisip akong reform program para sa kanila. Ang gagawin mo lang, gawin ang mga misyong ibibigay ko sa loob ng 3 buwan. Paano ko naman po magagawa yun? Naniniwala ako na makakaya mo yun. Kung magagawa mo yun, ako nang bahala sa college tuition mo. Kahit pa mag-aral ka sa abroad, pwede. Talaga po? Gusto ko lang ipaalam sa'yo, kaya kong baguhin ang buhay mo. Okay? Alam nyo, sa totoo lang, muntik nyo na ako makumbinsi sa sinabi nyo. Ang problema, wala po akong karapatang magsagawa ng ganong klaseng trabaho. Sorry po, sir. 36 Stratagems, Chapter 1, Section 5, Nakawan ng Susunod na Bahay. Ang ibig sabihin lang nun, samantalahin ang bawat oportunidad. Isa tong malaking oportunidad, di ba? Chapter 3, Section 14, Manghiram ng Bangkay para buhayin ang kaluluwa. Umiwas sa mga bagay na walang pag-asa. Chapter 3, Section 18, Talunin ang kalaban sa paghuli sa pinuno nila. Hindi mo alam ang resulta pag hindi pa tapos, kaya huwag ka muna manghuhusga. Chapter 6, Section 36, Umatras pag nabigo ang lahat. Tingin ko yun ang pinakamagandang sundin ko ngayon. Kailangan niyo po ba talagang gawin to para sa kanya? Para sa akin, kung babaguhin mo ang buhay ng isang tao, kailangan mo ng effort. Mas maganda ka pala in person. Pero hindi ako mabilis mabola. And I also like your style. Mukhang ladies man ka nga, no? Sikat ngayon yung chismis ng pagdadala mo ng babae sa wedding ni Chairman. Hindi yung chismis.
Mukhang hindi ka muna yata nag-research, no? Eh di nag-research. Pero hindi ko inaasahang sa ganitong klaseng lugar tayo magkikita. Baka naman, taktika mo rin to? Ba't ako magtataktika eh? Makikipagkita lang ako sa babae. Buti pa mag-enjoy tayo ngayon. Yun tayo lang. Ang sabi sa akin, makikipagkita ako sa isang business partner. Hindi siguro ikaw si Mr. Stephen Kang. Pag-usapan natin ang terms of agreement. Nandito ka rin? Stephen? Marami na akong narinig tungkol sa'yo, pero ibang klase ka. Wala lang dapat pag-usapan. At sana huwag na tayong magkita ulit. Sorry. Stephen! Ano yung ginawa mo? Ginawa? Huwag ka basta manggagamit ng iba. Kaya nga nagsorry na ako, di ba? Ano ba ako para sa'yo? Isang tao na kaibigan ko noon. Yun lang ako para sa'yo? Meron pa bang iba? Babanggitin mo na naman ba yung noon? Alam kong nagbago ka matapos ng araw na yun, kahit pero... Kahit sino. Magbabago at magbabago after 10 years. Tama. Maski naman ako nagbago eh. Pero, yan na siguro ang pinakapangit mong pagbabago. Pero naniniwala akong, somewhere sa loob mo, buhay pa rin yung noon. Sir, ito po yung naiwan nyo kahapon. Sa tingin ko, ito... Ah, akin nga to. Salamat, ha? Sandali lang po. Sa tingin ko po, naiwan ang phone ko at napagpalit sa iba. Hindi naman pwedeng basta mo nalang pasukin ng mga suite. Nakapasok ako kahapon ah. Bakit ngayon hindi pwede? Kahapon kasi, dumating ka kasama ang isa pang guest, hindi ba? Pero sa ngayon, mukhang wala nang magbabayad para sa'yo. Ha? Kung nakapasok ka man kahapon dahil sa kasama mong guest, sa ngayon hindi ka na makakapasok. Umalis ka na. Teka, sandali lang. Hindi talaga ako magtatagal. Okay? Ha? Hey, sige na pants. Naman. Ba't nandito ka? Tara na. Meron mga aksidenteng nakapalit ng phone? E school uniform. O kaya isang bouquet ng puting bulaklak. Pasensya na, wala akong nakitang ganun. Hindi kaya naitapon yun dahil medyo may kalumaan na yun? Hindi ako sigurado. Salamat. Hayaan mo. Makakabawi rin ako sa'yo.
Bakit hindi ka nalang magpabili kay Steven? Di ba yun ang dahilan kaya kasama ka niya? Para mabili mo yung mga bagay na pinapangarap mo? Ano? Tapos ka na ba? Alam ko lang strategy mo eh. Nagyayabang-yabangan ka, pero ang totoo, may agenda ka. Pinalagpas ko lang yun dahil babae ka. Huwag ka na magpapakita sa akin, ha? Ano ba? Bakit? Eh, yung mga lalaking kagaya mo. Akala mo kung sinong maangas, pero basura rin naman ang trato mo sa babae. Alam mo bang gawain ng ungas yun? Ah, ba't talagang... Naku! Ay... Kung ganun, ikaw si National Jackpot Girl? Ay, ano ba naman yun? Bakit ayaw niya sagutin yung phone? Seryoso ka ba? Ang galing naman! Kung ganon, sa Sky House ka rin nakatira? Hindi ah. Ayokong tumira dun. Bakit ayaw mo? Alam mo ba kung anong lugar yon? Sa bahay na yun nakatira magpipinsang kang ng Hanyol Group. Yung tinatawag na 1%ers, ang Royal Family of Korea. Nagkaroon ka na ng pagkakataong tumira sa ganong lugar, tapos sinayag mo pa at mas pinili mong mag-serve ng kape rito? Para sa akin, katunog dun ang perang nadadagdag sa account ko. Kailangan ko magtrabaho ng mabuti. Baliw ka ba? Pagkakataon mo nang baguhin ang miserable mong buhay. Kaya bakit hindi ka parang tumira? Gumising ka nga! Kaya nga ayokong tumira ron. Dahil hindi man ako mayaman, meron naman akong pride. Isang bagay yun na iniingatan ko. Successful ang concert mo ngayon. Pero ng phone ko. Thank you. Teka. Hindi akin to ah. Ano? Pero nga ng phone mo. 1209. Yan, sige. Ilagay mo na. Ay, ayaw niya sagutin. Ayaw sagutin? Patay, ang dami ko pa namang lyrics at demo ron. Huh? Naku, mukhang nalubat na yata yung phone. Pasensya na, pero hindi ko dinala yung charger ko. Hindi ba sila tumawag sa phone mo? Paano sila tatawag? Eh, battery empty na nga to. Paano yan? Paano kung hindi ko na makuha yung akin? Hello, guys! Salamat sa panonood sa show ko. Ako ang magiging host nyo. Walang iba kundi si Chona Kongyang. Cha-da-da-da-dyan! Woo! May sarili na akong TV show! Hindi magtatagal, magiging isang celebrity na rin ako! Okay, ngayon, simulan na natin ang beauty show natin ngayong araw. Okay guys, alam nyo naman lahat siguro na ang salmon ang isa sa tinatawag na 14 superfoods, hindi ba? Ayan! Gawa sa salmon ng beauty product na to. Wow! Kaya nitong pakinisan ang mga mukha natin! Napapaliit nito ang pores natin at lahat ng fine wrinkles. Nandito na po ako. Okay, ngayon naman, tuturuan ko kayo gumumana. Di ba, ikaw si National Jackpot Girl? Sino po kayo? Sandali, hindi siya ang babaeng kailangan nyo. Kayo naman, ano ba ginagawa nyo? Bakit nyo siya kinukunan? Kasi siya yung fiancé ni Steven Kang. So, anong feeling na tinuturing ka ngayon bilang National Jackpot Girl? Hindi naman kasi ganun yun. Teka muna! Tama na nga! Lumabas na kayo! Teka lang! Labas na! Akala ko pa naman si Chon ang kukunan nyo! Umalis na kayo rito kung hindi naman pala! Mga walang kwenta! Wala na! Labas na! Kung ganun, ikaw si National Jackpot Girl? Paano ka naging fiancé ni Steven Kang? At paano ka nakarating sa wedding? Ang totoo, may nangyari kasi... Anong nangyari? Ikwento mo! Hindi ko masasabi pero... Hindi ako pumunta doon dahil sa gusto ko. Maniwala ka sa akin, ate.
Hoy, Charlotte. Huwag ka masyadong mayabang. Siguro ito talaga ang gusto mong mangyari, no? Para makatakas ka sa miserableng buhay mo nang akit ka ng lalaki? Tapos dinadahilan mo lang na may nangyaring kung ano? Hindi totoo na may relasyon kaming dalawa. At kung babaguhin niyo man ang buhay ko, hindi ako manggagamit ng iba. Hindi ko gawain na manggamit ng ibang tao. Umalis ka nga. Alis! Umalis ka rito! Ate... Hindi ako naniniwalang hindi ka nanggagamit ng ibang tao. Gaya ng ginawa mo rito. Ginamit mo kami, di ba? Pero pamilya ko rin kayo eh. Kahit minsan, hindi kita tinuring nakapamilya ko. Kaya lumayas ka rito at umalis ka na sa buhay ko! Ha? Darating bukas ang papa mo. Tama bang palayasin mo siya? Ha? Wala akong pake! Ay, di man lang ako nakakuha ng damit. Siguradong magmamansya to. Ang bihira. Ano kayang gagawin ko rito? Pero naniniwala akong somewhere sa loob mo, buhay pa rin yung noon. Check out na po kayo, sir. Kung ganun, pahingi na lang ng bagong room. Yes, sir. Hindi na po valid tong card. Jerwin Kang, pinababalik ka ni Chairman sa Sky House. Ayoko. Kung ganun, hindi mo na pwedeng gamitin ang anumang pakinabang ng pagiging konektado sa Hanyol. Kaya ko mabuhay kahit wala mga ngayon. Chairman, mukhang malalim nga ang galit ni Jerwin Kang. At mukhang hindi siya masasanay sa Sky House. Pasensya na, sir. Pero sa tingin ko, mahihirapan na tayong pabalikin siya sa Sky House. Kailangan natin siya maibalik doon as soon as possible. Huwag ka mag-alala. Dahil meron na akong naisip na paraan. Green light. Maaari na pang tumawid sa kalsada. Diretso lang po kayo dyan, sir. Tapos ka na, diba? Mm. Walang customer sa Cinema 3. Manood tayo ng sine. May kasama pang popcorn. Okay yan, ha? Sige, susunod ako. Okay. Hi! May tumatawag sa akin. Mauna na ako. Mag-enjoy ka, ha? Oh, pero bakit?그쪽, 아니 정화 씨 무시해서가 아니고 내가 후져서 말 못했던 거예요. 잘 갈게요.
Pero bakit ako aalis? Wala naman akong kasalanan, ah. Ay, tikba lang! May pera ka ba? Talaga bang mayaman ka? Paano nangyaring wala kang kapera-pera ngayon? Huwag kang amang usisa. Basta sagutin mo na lang kung may pera ka ba o wala. Meron. At magkakaroon pa sana kung babayaran mo yung utang mo sa convenience store. Uy, wow! 5,000 won, oh! Grabe. Sobrang laki pala ng pera mo. Di bali na nga. Sa'yo na lang yan. Kulang pa yan sa'yo eh. Ayoko makihati. Ay! Hindi umaayon ang kilos mo sa salita mo, no? Dahil ba to sa gutom ka na? Maghintay ka sandali, magpapalit ako ng damit. Ito lang ang meron ako, pero ako nang bahala. Diba tinulungan mo ako nun sa hotel? Quits na tayo, ah. Wala na akong utang sa'yo. So, 1,500 lang ang halaga nun? Idagdag na natin yung cheese. 2,500 yun. Ako nagsabi na mas masarap to pag may cheese. Noon ko pa alam yun, nakalimutan ko lang. So ano, hindi na counted yung 1,000? E di akin na uli yung cheese. Ibalik mo na sa akin yung cheese. Ayaw mo naman tanggapin eh, di ibalik mo. Bakit mo ba pauliin mo pa? Pasensya na. Huh? Hindi na kita kukulitin, ituloy mo na. Gutom ka, di ba? Kumain ka na. Hmm? Nasaan na siya? Pagkakain, umalis agad. Ay, nawala na ako ng phone, tapos pinalayas pa ako sa bahay ko. Ay, bakit ba ganito ang araw na to? Wala rin kwenta kahit tanggalan niyo pa ako ng pera. Mas matindi pa rin na makakaya kong gawin. Basta mapauwi ka lang. Hindi na ako babalik doon. Huwag na kayong umasa. Umuwi ka na. Ayoko. Ang gusto ko lang ngayon, bumalik ang lahat sa dati. Alam mo naman siguro kung anong ibig sabihin niyan, di ba? Lahat ng sa tingin mo ay iyo, mawawala lang sa isang iglap. Ganun ang kapangyarihan ko. At pwede rin yung maging iyo. Hindi ko kailangan yun. Tigilan niyo na lang ako. Babalik na ako sa pagiging Jerwin Han. Sige, tayo na. Okay lang po kaya na iwan siya ng ganun? Sa tingin ko, okay lang. Sigurado makakabangon din siya. Sino ba to? Ako yung may-ari ng phone na yan. Bakit tayo mo sagutin yung tawag ko? Anong ayaw? Matagal ko nang hinihintay ang tawag mo eh. Ay, wala tuloy akong matanggap na messages ngayon ang dahil sa'yo. Hindi ah, ang dami mo nga messages eh. Totoo? Naku, baka galing yan sa bahay namin. Ma-unlock mo ba yung phone ko? Huh? Sasabihin ko sa'yo yung password. 5729438611. Paano? Hindi ko nga ma-unlock to. Igalaw mo lang yung daliri mo kung nasan yung numbers na sinabi ko. Bakit ganun kakomplikado? Celebrity ka ba? Sige na, subukan mo. Dahan-dahan lang. 5729438611. Yun! Bukas na! Nabuksan ko na! Totoo? Oh, sinong teka, nag-text? Titingnan ko. Ate Chona. Yun lang. Anong sabi niya? Dali na, sabihin mo! Sabi niya bukas daw magdi-dinner kayo. Kasi uuwi ang papa mo. Uuwi raw ang papa ko? Sinabi niya sasaluhan ko sila sa bahay? Ha? Oo. Talaga? Salamat naman. Teka, nasan ka ba ngayon? Excuse me. Ako yung may-ari ng cellphone. Ayos ah. Ano bang isang to celebrity? Huh?
Siya yung fiancé ni Steven, ha? Nasaan na yung mga text? Sabi mo maraming message. Ah, naku, sorry. May messages nga, kaso nabura ko na hindi sinasadya eh. Ano? Pero yung latest, sabi mag-dinner daw kayo bukas. Sinabi ba talagang pwede akong umuwi? At saka uuwi si Papa? Oo, yun ang nakalagay. Salamat sa pag-iingat mo sa phone ko, ha? Mauna na ako. Ay, bakit parang mayroong mali? Balita ko, uuwi kayo bukas. Bakit hindi niyo man lang ako kinokontak? Kita-kits po bukas. Dito ko talaga siya nagtatrabaho. Saan kaya siya? Uy, ready niyo ng garbage. Oh, ayun na siya! Yun, ha? Yun! 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 Wala naman talaga akong relasyon sa kanya eh. Pasensya na, kaya umalis na kayo. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na talaga. Ano? Ang astig ko, hindi ba? Binansagan ka bilang National Jackpot Girl ng dahil sa akin. Tapos ngayon, meron ka ng Knight in Shining Armor. Hindi mo ba nakikita yung bigat ng sitwasyon? What do you mean? Yung pagsagip ko sa'yo? Hindi. Palala na ng palala ang mga nangyayari dahil sa kasinungalingan mo. Kailangan mong sabihin na wala talaga tayong relasyon. Yun ba ang gusto mo? Oo. Sige, bigyan mo lang ako ng 5 minutes. Tatanggalin ko ang pangalan mo sa buong internet. Ano ka ba, henyong hacker? Magician? Paano mo yun magagawa? Basta, magtiwala ka sa akin. Si Julius ba to? Okay, Steven Kang. Di ba sabi niyo kayo ang number one portal site sa Korea? Nagkalat yung balita tungkol sa fiancé ko eh. Pwede kayong kasuhan. Ilan lang doon ang defamation at libel. At pag nademanda kayo, malaki ang mawawala sa inyo pagdating sa reputasyon at pati na pera. Kaya kung tutusin, hindi nyo dapat yan ginagawa. Gusto mong i-explain ko para maintindihan mo? Baka mawalan kayo ng ads. Burahin nyo lahat ng article tungkol sa fiancé ko. Naintindihan mo? Love mo na ako, no? Umamin ka! Hindi ka babae kung hindi ka may love sa akin. Alam mo ang totoo? Maski ako na-amaze eh. Paano nangyari ang bagay na to? Nangyayari talagang ganyan. Sa katunayan, maski ako napabilib sa ginawa ko. Uy, ano to? Kinikilabutan ako. Ito, tingnan mo. Nagtatayuan oh. Sabi nila nakokontrol ng pera ang media. Kung ganun, totoo pala yun. Ang taas pa naman ang pagtitiwala ko sa internet. Wala akong masabi. Yun lang ang daylan, kaya ka natutulalahan ng ganyan? Oo naman. Alam ko na ngayon ang isang bagay na hindi mabibili. Ano yun? Di ang ngiti mo. Talagang hindi mabibili ang ngiti ko. Anyway,
Salamat sa ginawa mong yun, ha? Yes, hello? Ha? Kinuha ni Papa yung abon ng mama ko? Nandito na ako. Oh. Bakit? May nangyari ba? Umalis ka na. Magligpit na kayo. Okay. Tol! Ano nangyayari? Basta huwag ka na lang magtanong. Umalis ka na lang. Next time na lang. Jerwin! Ito yung inipo ni Boss. Pasensya na. Pero huwag ka nang babalik. Ano? Nangako kasi kami sa lolo mo na lalayuan ka na namin. At saka bukod dun, nangako kami nakikilos kami na parang hindi ka namin kilala. Binayaran niya kami. Ha? Makapangyarihan talaga ang Hanyul Group. Mukhang madali lang para sa kanila na baguhin ang buhay ng isang tao. Mabuti naman kung ganun. Ha? Malaki nga makukuha nyo kung ibebenta nyo ako. Okay lang yun. Pasensya na. Ito ba yung kapangyarihang sinasabi niya? Kapangyarihang bumili ng tao? Kung kailangan, buburahin niyang lahat na mahalaga sa'yo. Lahat ng bagay na minamahal mo. Ibang klase pala talaga siya. Wala nang nabubuhay na Jerwin Han. Si Jerwin Kang na siya ngayon. Ako pa rin si Jerwin Han. Hindi ka na pwedeng mabuhay ng ayon sa gusto mo. Uy, yung heiress ng K-Group, sinisigurong wala na makikipag business sa'yo. Alam ko yan. Napaka-carefree mo talaga. Alam mo namang uso ang arranged marriages sa mga katulad natin. Walang tutulong sa'yo pag nagkataon. Paano kung patanggal ka sa pagiging tagapagmana? Ano? Posible yun. Si Colton Kang nasa Sky House na. Pati na rin si Jerwin Kang. Isa rin yun sa kakompetensya mo. Ang dami mo palang competition. Pang isang buwan nga. Kung ganun, hindi pala totoo na fiancé siya ni Steven? Sa tingin ko, pero ang dahilan kaya niyo ginawa yun. Napakawalang modong bata. Alam mo kung ano sinabi ko?
Sabi ko tumira siya sa Hanyul kasama ng mga apo ko. Pwede bang malaman kung anong nagustuhan mo sa batang yon? Kahit na mayaman ako, kung minsan hindi ko na alam kung sino ba talaga ang in charge, kung ako ba o ang pera ko. Pero hindi siya nawala ng composure dahil sa pera. Kaya sa tingin ko, karapat dapat siyang makasama ng mga apo ko. Come in. Kumusta? Ano nangyari? Nasolve ko na po yung issue kay Jerwin. Yung babae. Pinababantayan ko na rin siya. Kaya lang, sa tingin ko, hindi ko mababagong isip niya. At sa palagay ko, wala siyang anumang intensyon na pumayag sa deal natin. Tama. Hindi ko nga siya dapat pakawalan. Oh, nandito na pala si Charlotte. Mabuti dumating ka na. Tara, kumain na tayo. Nasaan na si Mama? Nandito lang ako. Nabalitaan kong kinuha niyo yung lalagyan ng abo ng Mama ko. Nandito ang Mama mo. Sino bang hinahanap mo? Okay lang yun, honey. Paano niyo nagawa to? Balita ako ni hindi man lang kayo nagbayad para sa crematorium. Balita ako may utang kayo na 5 million won. Kaya nagbayad ako ng 4 million basta mabawi ko lang ang abo ni Mama. Ba't ako gagastos ng ganun para sa patay? Papa, asawa niyo si Mama. Hindi malaking bagay para sa akin ang abo niya. Nung unang panahon, ikinakalat lang ang abo sa ilog o sa dagat. Nawala na nga ng pwesto si Mama. At basta na lang siya nilagay sa storage tapos wala lang yun sa inyo. Tumigil ka nga. Pinalaki ka ng Mama Dolores mo tapos ginagawa mo to sa harap niya. Wala kang ibang inisip kundi ang abo na yan. Honey, sinabi ko nang okay lang eh. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala ron. May naipon naman akong konti para sa college ni Chona at Charlotte eh. Sabi niyo, isa lang ang kaya niyo pag-aralin sa college. Charlotte naman, alam kong galit ka, pero hindi ka dapat maging ganyan. Tsaka nasa na yung mga gamit kong nasa balcony? Palibhasa, darating si Papa kaya ipinasok niyo yun. Ang tagal ko tuloy hinanap ng litrato ng Mama ko! Ano bang sinasabi mo? Siyempre nasa loob ng kwarto mo yung mga gamit mo. Yung kwarto niyo yung dalawa ni Chona. Yung balcony ang kwarto ko. Gusto mo bang palabasin na ako ang masama? Hindi! Sinasabi ko lang kung ano ang totoo! Tama na! Ano mo siya napagsasalitaan ng ganyan? Wala ka bang utang na loob? Palalabasin mo pang sinungaling siya? Hindi niyo talaga ako pinaniniwalaan, no? Hindi ako dapat nagpalaki ng anak ng iba. Ha? Huh? Anong ibig yung sabihin? Hindi kita anak. Anak ka ng Mama mo sa ibang lalaki. Kung ganon, hindi niyo pala ako tunay na anak. Gusto kong paniwala ang anak na kita. Teka lang! Honey, sandali! Anong ibig mong sabihin doon? Ibig sabihin? Hindi pala talaga kayo magkadugo ni Papa? So, ibig sabihin nun, hindi rin tayo magkadugo?
Sandali! Saan ka naman pupunta? Nasabi lang yun ang papa mo dahil ganit siya. Pero tama yan. Magiging okay lang pag wala ka na. Prinsesa, nangihinayang ka ba? Dahil hindi mo nakuha yung black belt? Charlotte, ano nga uli yung sinabi ko sa'yo? 36 at the gym, chapter 1, section 4. Darating lahat sa tamang panahon. Tama. Ibig sabihin yan, kailangan mo lang magsumikap. Opo, Mama. Sika! Napag-isipan mo na ba yung alok ko? Chairman Kang? Pwede mo pa yung tanggapin kung gusto mo. Ano sa tingin mo? Ganun pa rin ba ang sagot mo gaya noong nakaraan? Tandaan mo, bukas ang Sky House para sa'yo. Grabe. Sorry. Siya nga pala, yung radyo na lang ang natitira sa skin. Pagkatapos natin, makakapagpahinga na rin tayo. Tara na, para matapos tayo agad. Hala! Bakit? Bumalik tayo. Bakit? Yung lolo ko kasi. Tara, dali! Sa Sky House! Oo. Okay lang kaya na tumira ako dito. Tayo na sa loob. Kondisyon ang pagtira mo dito. Mahigpit na ipinagbabawal ang pakikipag-date sa loob ng Sky House.